nangyari sa panig ng mga mangingisda at mga namamalakaya, hindi niya sinunod yung independent foreign policy na sinasabi niya. Unang-una, nangihimasok pa rin yung mga bansang dambuhala para sairin yung mga kayamanan natin sa karagatan, sa pangisdaan natin, at yung mga natural resources natin. Pangalawa, sa panig ng mga mangingisda, inetsupera niya, isinawalang bahala niya, kinamumuhian niya yung pagkapanalo natin sa International Tribunal na sa atin ang exclusive economic zone at pati na rin yung maaabot na extended continental shelf ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Napatupad ba ng Pangulong Duterte ang independent foreign policy? Isang malaking hindi. Mula nung simula pa lang na siya ay nangangampanya hanggang sa kasalukuyan, walang nangyaring independent foreign policy. Sa halip, binuksan pa nito na parang karimberya lang yung buong Pilipinas para lang sa mga dayuhan sa ibang bansa. In fact, talagang tinangi niya yung China para lang dun sa kanyang mga proyektong pabor sa kanya at sa kanyang administrasyon. Nagkaroon pa siya ng mga loans, mga agreements mula sa China. Instead na panindigan natin yung resulta ng International Tribunal, yung International Court, doon sa pag-asarili sa West Philippine Sea, hanggang doon sa curriculum natin, hinayaang natin pakialaman ito ng ibang bansa. Kaya kung ang usapin lang ang independent foreign policy sa China, hindi lang din sa China, dapat pati sa US. Kasi matagal na sila ang nananakop sa bansa natin, hindi man direkta. At China direkte, ang US indirekta. Hindi tuwiran, pero ganap na ganap sa atin yung polisiya nila. At naniniwala ako na hindi napatupad ni Duterte ang kanyang independent foreign policy dahil hanggang sa ngayon ay patuloy ang panghimasok ng Estados Unidos at ng China sa ating bansa. Lalo pa na ang mismong mga magsasaka, mismong mga makisda, mismong mga manggagawa at kahit ang buong sambayan ng Pilipino ay nakaramdam ng agresyon mula sa Estados Unidos at sa China, may it be sa ating ekonomiya, sa ating politika, at maging sa ating kultura.